next is in the shade Coco Loco. Ako lagi yung niloloko. Char. So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, in for today's video, as you can see on the title. So, ayan. May bago na naman tayong video ngayon. Darayan naman akong bagong i-review sa inyo na lip product. So, I'm so very exciting na i-film to kasi matagal ko na din dream na magkaroon ng product ni Sugar Dolls. Guys, napag-isipan ko nang bumili ng Sugar Dolls kasi wala, medyo nakakaluwag-luwag tayo today. So, gusto ko lang share sa inyo yung thoughts ko about this product. Kung worth it ba siyang bilhin or hindi. Kung magsasayang ka lang ba ng pera dito or hindi. Kung gusto mo malaman guys kung ano yung thoughts ko about this product. So, please keep on watching. So, yun guys. I have 7 lip product from Sugar Dolls. So, meron akong lip tint, meron akong lip ink, and lip dip. Ito yata yung bago nila. So, yan. Simulan natin sa lip tint kasi kung matagal ka na guys sumusubaybay sa Sugar Dolls. Ako kasi matagal na akong sumusubaybay sa kanila pero ngayon na ako nabili ng product nila. Kasi yung shade lang na in-avail ko sa kanya, dalawa lang. Kasi guys, ang dami ko ng lip tint. Diba? Naglabas na po ako ng brand ko. So, yan. Gusto ko lang magkaroon ng lip tint ng Sugar Dolls kasi nga wala. Dream ko din kasi dati magkaroon ako ng product nila. So, alam niyo naman yun guys. I love lip product talaga pagdating sa makeup. Kasi guys, yung Sugar Dolls kasi talagang sobrang affordable. Affordable yung mga product nila doon. Parang wala, parang 100 plus yung pinakamahal nila sa pinakamaganda nilang product. So ito guys, it costs 59 pesos. So ilalagay ko na lang yung price dito, 59 pesos. And then, ito yung kanyang packaging. So sorry, hindi nagpo-focus. Ayan, ito yung itsura ng packaging ng ito yung itsura guys ng packaging nung sa Sugar Dolls. So ayan, meron siyang shrink wrap pa, meron siyang shrink wrap. Maganda 'yun guys kapag bibili kayo ng lip product, kailangan naka-shrink wrap para alam yung safe at hindi ginamit. So ayan. Ang shade na in-avail ko is Berry Macaroon and Choco Tart. Guys, kung nagtataka kayo bakit ako nakapusod, ang init kasi dito sa kwarto ko. Napaka-init and yung background ko, okay na yun ha. Huwag na kayong keme dyan. Okay na yung ganyang background. Tinatamad na akong mag-setup ng background. So, yun, isa-swatch ko sa inyo. Wow! Ba't ganito yung kanyang roller, guys. Kakaiba. Kakaiba yung roller niya. Kasi meron ako dito, yung sa brand ko, yung roller niya, ganito. Yun, yung ibang typical kasi na roller ng mga lip tint, guys, ganito yung roller nila. Parang bote na, parang jolin, parang holin, ganun. Pero ito, parang ano ito pa, ganitsura. Ayan, para siyang styro, ganun yung peg niya. So, huwag naman natin husgahan yung product. Tignan natin yung performance. Yun kasi yung mahalaga, guys, kapag bibili ka ng product, yung performance. So, ayan, ito, in the shade, Berry Macaroon. So, swatch natin dito. So, shake-shake pala natin, no? Anyway guys, nga pala pag binili mo siya, 18 months mo magagamit and then yung packaging niya nakalagay lang dito yung ingredients tapos 18 months mo magagamit and then the rest yung kanyang packaging. Oh. Wow. Hindi ko alam kung anong klaseng roller to. Para siyang ano guys, para siyang styro. Baka ganun talaga yung ano nila. Anyway, unique naman 'yon, kakaiba kaysa sa ibang mga ano lip tint product. Ito yung shade guys ng Berry Macaroon. So Berry Macaroon lang ang peg niya. So yun, bago pa kasi yung ano yung product kaya mahirap ilabas. Oh. Alam niyo guys, kung matagal ko na kayong subscriber, alam niyo na talaga na mahilig talaga ako sa mga dark and nude color kapag dating sa mga lip tint products. So ayan, next natin is si Choco Tart. Alam ko ito naman iba. Oh, ba't ganon? Ba't ganon? Wait.
Ito guys, iba yung ano niya, iba yung roller niya compared dito sa isa. Ito, alam ko kasi guys, kapag roller, ganito yung ano, yung peg nung dito, yung roller niya dito. Pero, siguro ganun talaga. Next is si Choco Tart. Ito, i-swatch natin. Wow! Cute kasi guys, kapag ganito yung ano, yung roller, kasi mabilis lumabas yung product. Katulad nito, tingnan mo. Diba? Mamasa-masa. Ayan. Brown-brown na ang peg. Ito para siyang may brown-red na maroon. Ganun yung shade niya. Ayan. Dapat ganito na lang din yung roller, diba? Hindi ko alam ba't ganito yung roller na isa. Ano ba nangyari dito? Ayan, ang hirap tuloy i-pick up ng product. Anyway, baka naman sa mga susunod na araw, pumick up naman siya. So, ayun. Yun lang, guys. Parang nahihirapan ako dito sa roller nila na to. Ayan. Nahihirapan ako. Nahihirapan lumabas yung product. Ang color niya gusto ko. Walang halong keme. Gusto ko talaga yung mga ganitong lip product na kulay. Gusto ko talaga yung mga ganitong kulay kasi bagay siya sa akin. Anyway, yung amoy niya, mabango siya. Mabango, sana hindi bumabaho, no? So, update ko na lang kayo guys kung bumabaho ba yung Sugar Dolls or hindi. Alam niyo na, may update ko kayo. So, anyway, ito yung shade sa akin nung Berry Macaroon. Next is, tanggalin na natin yan. Ayan yung pinaka mahirap kapag nag-aano ka ng lip product talaga. Wala pa akong wipes dito, sis. Pero in fairness, masarap yung ano, masarap yung tint. Para ako kumakain ng candy na ewan. Next is yung si Choco Tart. So ito, excited din ako kasi ngayon ako gagamit ng brown na lip tint sa aking lips. Kasi more on, kasi ang ginagamit kong kulay sa lips ko is dark red yun lang. Alam mo, masarap talaga kainin. Tsaka ang bango. Walang halong keme to ah. Masarap talaga siyang kainin tsaka mabango. Gusto ko yung gantong shade. Mukha ko maldita dito. Ayan. Oh. Pero sana kasi yung isa dapat, dapat yung isang roller dito, dapat ganito na lang din guys, para mabilis ma-pick up yung product. So, suggestion lang naman po. Ay, ang ganda nito. So, anyway, ito yung shade sa akin ng Choco Tart. Makamaldita, girl. Yung lip tint, guys, wala naman siyang kiniklaim na longevity or mabilis matanggal. Lip tint nga, di ba? So, pang everyday lang to. Sarap talaga. Alam niyo guys, habang pinapanood ko yung mga nafi-film ko ngayon, ang laki ng eye bags ko. Ayan, wait pa more, Netflix pa more. So next, na i-apply natin itong lip ink nila. Dito rin ako super excited kasi wala, cutie lang. Ito talaga yung unang-una kong nakita sa Sugar Dolls na gusto kong bilhin, yung complete shades. Pero yun, nag-priority na lang ako, tatlo, kasi yung ibang shade kasi alam ko na hindi babagay sa akin yon. So anyway, ito yung kanyang packaging. Rose gold yata to guys. Ayan, lakas makayaman ng Sugar Dolls pag ganito yung packaging, diba? And then nakalagay lang dito is Premium Powder Lip Ink by Sugar Dolls. And then yung shade niya nandito dito guys. Hindi nagpo-focus. And then also yung ingredients. And then, 18 months mo magagamit. And then, this product, it contains 3ml and costs 89 pesos each. Not bad, kasi mura na yun, guys. Handahan doon, meron siyang shrink wrap. Gusto ko mga nagtatanggal lang shrink wrap eh. Kung magkaroon man ako ng ganitong, ano, ng ganitong product, gusto ko gold din yung sakit. Cutie lang. Ayan. Ito yung kanyang packaging. Lakas makayaman, sis. In fairness, ang bango sis.
Mabango siya. And then, it's Doe-Put Applicator. Alam niyo naman kapag ka mga ganitong nalagyanan, Doe-Put Applicator yon. Shade na in-avail ko dito is si Midnight Truffle, si Coco Loco, and then si Rebel Toast. So, alam niyo na, lahat na mga ina-avail ko dito, puro dark color. Di ako nagla-light. Natin itong shade ni Rebel Toast. So, ilagay na lang natin siya dito, guys. Alam mo, ang bango. Amoy bab. Amoy Gatorade. Gatorade na red. Na may pagka bubblegum. Wow! Ang ganda naman! Lip ink siya, guys. So, nagtanong ako, hindi kasi ako masyadong familiar sa lip ink. So, yung lip ink pala, para siyang lip tint na matte. Iyon yung pagkakaintindi ko, ah. So, ito guys, yung shade ni Rebel Toast. Ayan. Para siyang may pagka-red maroon. So, maganda rin. And then, this one is si shade ni Midnight Truffle. Gusto ko yung mga ganitong shade, mga palawan. Midnight Truffle. Ayan. Ito, sobrang dark na talaga netong si Midnight Truffle. And next is in the shade Coco Loco. Ako lagi yung niloloko. Char! Oh, ito. Parang hawig lang silang dalawa ni Midnight Truffle. Ito naman parang may pagka-red-orange. Pero in fairness, ang ganda ng mga shade na nakuha ko. Talagang gustong-gusto. Yan. Akma-akma sa mga favorite kong color, di ba? So, unahin na lang natin dito, guys, is si Coco Loco kasi siya yung may pinaka-light na shade. Ayan. Ayun, ganda! Alam niyo guys, hindi ako nagiging OA sa video na to. Pero sa lahat ng lip product na na-try ko, ito yung may pinakamagandang formula. Pag in-apply mo, para siyang lip tint. Pero habang tumatagal, parang wala ka lang suot. Kasi di ba karaniwan, kapag yung mga lip ink or yung mga matte lip tint, karaniwan guys, kapag in-apply, parang kang may suot. Parang ambigat ng feeling. Ito, habang tumatagal na tutuyot siya, pero parang siyang nakadikit sa labi mo, na parang lip tint lang din yung peg niya. So, yun. Nagigets niyo ba ako, guys? Uy, in fairness, ay! In fairness, ang ganda nito. By the way, ito yung shade sa akin nung Coco Loco. Pang everyday, ang ganda, no? Ito yung, guys, ha? Ito yun. Si Coco Loco, ayan yung shade niya. And in fairness, guys, hindi siya transfer proof. Lasahan natin guys kung maganda, masarap pa siya sa lips. Masarap! Nasaktang orange. Next natin is in the shade Rebel Toast. Yung pangalawa sa ano. Sa ayan. Alam mo, ang sarap i-apply na ito sa lips. Lambot lang. Ayan, ang ganda. Pero mas bet ko yung nauna kanina, si, ano, si Coco Loco. Mas maganda yun kaysa dito. Ito kasi parang red na siya. Eh, madalang lang ako mag-red, diba? So, anyway, ito yung shade sa akin nung Rebel Toast. Next shade natin is si Midnight Truffle. Dito ako sobrang na-excite kasi ito yung pinaka-dark sa lahat na na-avail ko. Ano ba yan? Parang kumain na. Ayan, i-blend na lang natin siya using ano, kasi nanlalaban ang ate mo girl. Ito yung shade sa akin ni Midnight Truffle. Ayan. Ang ganda. So, break muna tayo. Kakain muna tayo. Netong kakulay ng aking damit. So, itatry natin itong lip ink kung matatanggal ba siya pag kumakain. Pero expect ko na yung matatanggal to, guys. Kasi nga, kahit nga dilaan mo lang, natatanggal na yung ano eh, product. So, ayun. By the way, guys, ito ay from, anong pangalan na ito? Hoy, sino kumain? May kumain! Ngayon ko pa lang to kakainin, may kumain na. So, itatry natin, guys, yung lip product na to kung mabilis ba siya matanggal. And by the way, guys, binili ko nga pala to.
Kung gusto nyo umorder, guys, i-message nyo na lang po. Ito. So, nakalimutan ko yung pangalan. Basta may The Pastry. So, ilalagay ko na lang yung logo dito. So, ayan. Yung Facebook page nila. Kung gusto nyo umorder, masarap umorder dyan. So, ito try natin. Masarap. And by the way, guys, ito ay strawberry. Ko alam ko anong tawag dito. Strawberry No Bake Kineme Root. Try natin kumain kung mabubura ba yung lip product na to or hindi. In fairness, ano dun pa rin yung product. So, pangalawang subuk ko na. Alam niyo ba kung bakit ako naglagay ng ganitong wear test? Kasi, syempre, paano pag halimbawa nasa party ka, diba? Tapos, gusto mong malaman kung long wearing ba tong product or hindi. Although, wala akong nabasa sa page nila na longevity to or ano. Pero, syempre, wala. Try lang natin dito sa vlog kung mabilis siya matanggal or hindi. Pero, I think, pero feeling ko, guys, hindi naman siya ganun kabilis matanggal. So, pangatlong subo ko na. Pangatlong subo ko na, guys, na itong dessert na to. Pero, yung lip ink, nag-i-stay pa rin. So, sana all nag-i-stay, diba? So, in fairness, guys, ano dun pa rin yung product. So, itong lip ink na to, guys, pwede siya sa cheeks kasi blendable to. So, mag-sample tayo na i-blend natin dito. And hindi ko na to, guys, i-wear test dito sa aking cheeks area kasi acne prone ako sa part na yan. Kaya, hindi ako masyadong or hindi na ako gumagamit ng mga blush on dito. So, ito, itatry natin. So, if ever lang na gusto mong itry to sa cheeks mo, so, ayan siya. Blendable yung product. So, pwede siya sa cheeks area mo. Kung wala kang, kung nagtitipid ka, guys, kung gusto mo, itong product na to is pwede gamitin sa lips mo or sa cheeks mo. So, I recommend this. Madali siyang i-blend. So, ayan. Tanyo na. Madali siyang i-blend. Kung gusto mo ma-achieve yung mga drunk blush, so, pwedeng-pwede yan dito sa lip ink nila. So, next and last product is itong si Lip Dip. So, yun, guys. Ayun na matanggal. Nag-stay na dito sa lips ko yung shade ng Midnight Truffle. So, kapag ganyan yung product at ayun na matanggal at gusto na mag-stay sa'yo, ang kailangan dyan, burayin mo. Using powder. Para lang matakpan yung mga iniwan niyang sakit. Char! So, yun guys, yung next natin dito is yung last product na meron tayo dito. So, we have Creamy Velvet na Lip Dip by Sugar Dolls. So, yung packaging niya, guys, kakaiba. So, ayan. Bago yung packaging nila, alam ko bago yung packaging nila na to. So, swerte natin dahil naabutan natin yung bagong packaging. So, yung packaging, it's sobrang simple lang. Very babae. Pero, mas bet ko yung packaging nito kasi may gold, kineme root, etc. Pero, maganda rin naman yung packaging nito. So, yun. Tignan natin. And also, naka-shrink wrap. Gusto natin yung may mga shrink wrap kineme root na yan. This product, guys, ayan yung kanyang packaging. Alam mo, ang ganda ng packaging nito. Mat-mat lang, ganon. And nakalagay lang dito is yung Creamy Velvet Lip Dip. So, yung shade ko na inavail dito is si Lola. And yung ingredients niya, guys, nakalagay dito. And also, ilang ml ba yung product? Ilang ml ka? Wala. Hindi ko alam kung ilang ml yung product. Wala. Tapos hindi ko din alam, guys, kung ilang months mo itong magagamit. Basta yun lang yung dito sa product nila. So, by the way, I have in the shade Chloe and Lola. So, ito yung medyo alanganin akong piliin na shade kasi iba yung color nung shade nila sa page nila sa personal. So, para mas safe ako, mas pinili ko na lang yung dark na shade para okay sa akin. Kasi guys, hindi bagay sa akin yung light na shade kapag dating sa lip product. Mukha akong tuyot na ewan. So, anyway guys, si Lip Dip, si Lip Dip is para siyang liquid matte. Para siyang ganon. And then, ayan. Ito yung kanyang applicator. I think it's dough pot applicator din ata. And then, this product, it
cost 89 pesos din. So, same lang sila nito. So, ayan. Kung gusto nyong matry, guys, ilalagay ko dito yung Facebook page na pwede nyong pag-orderan. Kung interested kayo or maging reseller ng Sugar Dolls, so, i-message nyo lang po siya and i-handle niya kayo. Uy, ang ganda! Uy. Uy, ang ganda nito. In fairness. Uy, ang ganda nito. Ayan. Ito yung shade ni Lola, ha? Ito, ayan. Yung shade ni Lola. Lola. Siyempre, para sosyal. And the next is in the shade Chloe. Oh my God! Uy! Ang kain po sa habog ni Shook. Ang ganda. Ayan o, in the shade Lola. Ay, ito yung shade ni Chloe. Buti na lang, nirecommend sa akin to. Ang ganda o. Buti. Ang ganda ng mga shade. Ang ganda. Wala akong masabi, kundi ang ganda. Yung smell niya ay, ang bango, amoy melon. Amoy melon. Mabango to. Alam nyo, lahat na nabili ko, sobrang satisfy ako. Compare sa mga iba kong nare-review dito na mga lip product ng ibang brand, medyo hindi ako na-satisfy sa kanila. Pero ito, walang pantapon, sis. Hindi siya panapon. Panglaban siya, ganun. And so, itatry natin ni Lola. Ayan. Yung feeling naman, mabango siya. Feeling ko lasang candy talaga. And then, parang wala kang suot. Ito yung liquid lipstick or lip dip na parang wala kang sinuot sa lips. Parang natural lang. Yan yung shade sa akin ni Lola. Parang pagdating sa akin, parang siyang ma-orange na ewan. Pero, in personal, maganda naman siya. Yun nga lang, guys. Yung mga ganito kasing applicator, may hirap kasi itong i-apply sa lips. Kasi hindi mo na, hindi mo natatansya yung dami nung lip product na ilalagay mo sa lips mo compared dito, guys. Ito, mas maganda yung ganitong applicator, yung ganyang dopot applicator. Ito kasi, guys, matatansya mo yung lip product na i-apply mo sa lips mo compared dito na para siyang pabilog na ewan. So, ayan. Anyway, maganda siya. So, yun. So, next natin na ilalagay is yung last na meron ako dito in the shade Chloe. Ayan. Medyo nahihirapan lang ako kasi nga yung applicator nito, guys, masyadong maraming nilalabas na product. Kaya, ayan. Ayan yung nangyayari sa lips ko. Nag-ano-ano siya. Fairness, ang ganda ng shade na to. Ito yung mga very babaeng palaban like me. Gusto mo ng sapakan. Ito talaga yung shade na maire-recommend ko sa inyo. Pero guys, remind ko lang kayo, kayong magre-rely nung color ng shade doon sa page nila kasi magkaiba talaga, sis. Malayong-malayo sa katotohanan. So, yan. Yeah. Ito, nakakaputi ng ngipin tsaka nakakalakin siya ng lips. So, by the way, guys, ito ang shade sa akin ni Chloe. So, yun lang, guys, yung video natin ngayon. So, sana nakatulong tong video na to, guys, kung naghahanap ka ng mga affordable and super high quality and maganda yung content nung product. So, I highly recommend Sugar Dolls. So, for those who are asking na gustong maging reseller nito or gustong umorder nito, guys, so, ilalagay ko po yung link dito sa baba, sa description box, kung saan kayo pwedeng mag-avail nito. And by the way, guys, hindi ito sponsored. Talagang binili ko talaga to for my own money para ma-share ko sa inyo yung thoughts ko about this lip product. So, yun. Sana nakatulong sa inyo to. And also, masasabi ko dito kung re-rated ko siya ng 1 to 10. So, re-rated ko to ng 10 kasi super cute and nice and affordable, guys. 89 pesos. Ang ganda ng packaging. Sulit yung amoy. Sulit yung formula. Maganda yung mga shade niya, yung mga color payoff niya. I think 89 pesos is okay na yon for me. So, yeah. So, I think
guys, yung lifted din, ganun din, affordable to ng kahit sino. 59 pesos to sis, affordable na neto ng kahit na sino. And then yung lip ink nila guys, so 89 pesos din. So, yan, maganda. Yan na guys, for today's video. So, hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, make sure na mag-subscribe ka na. So, yun lang guys, see you on my next video. Bye!